Ang magandang ating po sa ating lahat sa mga magagandang kaklasa ng school noong batch 1995. Sa mahal po nating guro na si Ma'am Mendoza, siguro po hindi niya na po natatandaan, no? Noong po nag-aaral ako, natatandaan ko po, alam ko lang po sa kanila. Medyo makulit po kasi ako, no? Noong nag-relate po si Ma'am Mendoza. Kasama ko po si Juan noon, si Bobby Apango. Eh yun naman po, isang aral na ibigay niyo sa akin. Gawa nga po ng noon, bata pa kami. Hindi namin alam yung banta na iwastoy sa rin namin. Siguro po na kung natatanda po niyo, no? Tatlong istarata yung nakita ko nung mapalo ko ng ipusoy. Hindi ko may makalimutan talaga. Pero yung nakakalit po sa akin, no, na sa kakulitan ko siguro, nabigyan ako ng isang araw sa buhay. Nagpapasalamat po ako sa mga kasama ko rito na maski po sa kahirapan ng buhay, nakukuha po natin magtisod-tipon lalo na po ngayon. Nung nakaraan pong reunion, hindi po ako nakadalo nun. Kaya kasabi ko nga, siguro sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung busy po ako. Saan po, yun ang umpisa po natin ito, pagpatuloy po natin hanggang sa makayanan po natin, no? Ako po, nagkaasawa po ako noong 2010, hindi naman po pinalang ang magkaroon ng anak, pero may isa baby po yung misis ko na dalawa. Sa ngayon po, may mga kanya-kanyang pong pamilya, nag-approve po ako noong 2007, hindi naman po pinalang at tuntang din po. Dito rin ang bagsak ko. Kasalukuyang kagawad pa rin po. Nanukulang po ako noong 2010 na kasalukuyan. Kaya sana, huwag natin ikahiya ang lahat ng ating kunay na pamumuhay. Dahil yun po ang tinakla sa ating Panginoon. Ang ganda lang, ang ganda lang po siguro tayo. Kaya sa mga kasamahan ko rito, inilalag ko ang aking pamumuhay. Ako naman po, hindi mayaman, hindi mahirap. Tubong mahirap po tayo. Kasalukoy, namumuhay lang ng parehas. Nagmahal ng isang asawa. Huwag naman ang umuhay. Sabi ko lagi siya lang ang binahal ko. Pero hindi ko naman sinabi na wala akong naging relasyon, di ba? Yun lang po, maraming salamat. Mabuhay po tayo lang. Una sa Panginoon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mag-attend po tayo na loobin mo ang hadlang yung mga classmates po natin na nasa ano pa po sila galing. Salamat. Salamat po talaga sa Panginoon dahil nandito po sila kasama po natin. Ako po si Annalisa Esmundo. Ikabilay na Esmundo, taga sa Panginoon po yung nakausama ko. Purong Tagalog po siya, pero sabi nga po ni classmate Daisy ni Maligat. Maligat din po yung napangasawa ko, 12 years na po ang nagpap namin. Pero dahil na po yun, kahit na nagpapin po kami ng apat na anak, nagtatapin po yung ako po. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil na maligat siya, malaya po ako. Kaya ngayon po, yung mga tatlo kong anak, maraming po sila ni Cindy, trabaho. Kaya ako po ay enjoy ko lang po kung nagroon ng namin simpleng buwan lang ng hindi po kami salamat sa Panginoon dahil na kumakalang ako kami ng tatlong beses sa ibang araw. Alam ko yung sinsan sa ita, ano po niya ang buhay namin. Yan, ibang-iba na talaga ang buhay ng sinsan ko na yan. Para sa amin lang yan, sabi. Nag-chok lang naman po siya. Pero kahit na edad ko yung asawa ko, wala nang magkakang maging problema. Bedding po siya sa tayong mga anak ko. Ingat po, sabi ko, kung may alam Diyos, mas maganda pa yung darating natin na maging nagsasama natin kasi ito parang pangalawang pamilya na tayo. Sana sa susunod na kasama natin yung mga asawa natin, mga anak natin. Tatlong anak ko, so tatulang po ang anak kong panganay, si Christopher Valencia, Muliado, Kausang Gret. Ito po yung kahirapan, nahirap ako, sa totoo lang. Sabi mo yung panganay mo. Ngayon po, nung naghiwalay po kami ng asawa ko, nauna, alam po ni ma'am yan.
Kabarangay ko si Marvin Luce, katibay ko yan. Yung regira ko po, Tarasan kasi. Nagiwalay po kami. Ngayon po, nag-asawa po ako ng kakaramilan. Pahala po yun. Yun po ang buwis buhay ko po. Sa totoo lang po, mga classmate po yung asawa ko. Ala, ala. Huwag kasi lumaling. Ginawa ko yan eh. Kaya nga po, napapasalamat po ako. May nabirte po ako yung kakaramilan. Siya lang yun. Yun, namatay na po nung kung kalilipin lang po nung November 2, yung asa ko. Pero okay lang po, kayang-kaya ni kagawad yan. Ay, hindi po muna ako kagawad noon. Nung una. Alis! Salamat po, madam. Sana po, susunod na ninyo natin, makaambag din po ako bilang isang bilata na yun. Makaambag po ako. Salamat po, maraming salamat po. Kunting kwento lang. Sabi nila kanina si Ma'am Mendoza daw ay masungit. Pero sa akin, si Ma'am Mendoza yung pinakamasayang teacher ko sa week 5 at grade 6. Kaya hindi ko nasubukan na talo kahit na ako yung gusto ko po magsalita sa harapan nyo. Nagpapasalamat ako at nagkita-kita tayo sa edad na 50 years old. At nakita ko rin yung mga classmate ko na nakakalaro noong grade 5, grade 6 na sipa na ano yung sipang laste. Agarte, nakikita yung pati mong ano, yung ala niya. Kasi mga ano pa yung days, hindi pa malisyoso ang mga bata mo. So ngayon, ako nga po pala si Linita Pabilina Castillo. Merit naman, may dalawa kong anak na lalaki, 25 years old, at saka 20 years old, dalawang lalaki. Sabi nga niya, matong ko single. 3 years old yung anak ko, nagkahiwalay kami ng asawa ko kasi kaya kami nagkahiwalay. So sa panahon ng paghiwalay namin, kwento ko lang, pag umiyak pa. Iyak mo lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi pala masaya ang nag-iisa, sa totoo lang. Pero kahit pala sa pagiging dahil ako, nasubukan ko rin yung ma-depress yung panahon na yun. Sa tulong ng mga kapatid ko, kaya nasiyat niya OFW. So sabi ng kapatid ko, ba't di ka mag-apply ulit? So napunta ko ng Taiwan. Kahit parang rin, maraming ilang bansa rin na natapakan ko, pero hindi rin ako kinala. Hindi rin kinala dahil yung anak ko, sa tagal ko sa ibang bansa, hindi ko siya napatapos. Hanggang torture labor lang siya status. So sabi ko, tuloy mo kahit mo. Isang taon na lang, sabi ko. So ayaw na niya kasi ng pandemic. At saka, rin akong ipon. Kaya hindi ko na rin sila napatara. So ngayon, abroad, nagpalik, tendera sa palengke. Alam ni, ano yan, ni classmate. Kaya, yun lang ang kwento ko. Kaya mahirap talaga rin mag-isa. Sabi nga nila, pagtanda mo, wala kang kaaway, wala kang kabidahan, wala kang kakunti. Kaya yung mga single dyan, mag-asawa na hanggang bata pa. Sabaksak dyan! Maraming salamat, kumare. Good morning po, Ma'am Remedios Mendoza. Sa ating mga batchmate na nandito ngayon, nagpapasalamat ako kahit na tayo na ako sa inyo, pero dahil may GC tayo, nag-people-people pa rin tayo ngayong araw na ito. Hindi naman ligid sa kaalaman ng lahat, dahil karamihan naman nandito po, talakita-kita lang din naman. So, 2013 hanggang 2018 ay naging tagawag po ako ng ating barangay. So, 2018 November,
talagang nagpusigil na rin po yung asawa ko na madala kami o mapunta kami sa ibang bansa. Kaya noong 2018 November ay napunta po ang inyong lingkod sa Canada. So after 4 years, ito ngayon nagkita-kita muli tayo. Ang bilis nga ng panahon, sabi ko, 2018 tapos ngayon 2022 na pala. Pero ganun pa rin. Nung huling reunion natin noong 2018, yung alumni, nagkasama-sama pa rin tayo noon. Lahat ng reunion na din ni Raos natin, talagang kasama pa rin ako. Yung una, 2015, sa Rupina 2. Tapos yung nga yung pangalawa, yung alumni. Tapos ito ngayon, pangatlo, nagkataon naman na talagang uuwi ako dito sa Pilipinas. So, talagang napagkasunduan namin na sa pangunguna ni classmate Liwai, sa kani classmate Rex, na sige, sponsoran na natin. So, oh, sige, sabi ko, wala namang problema doon. Putal, eh, sa haba-haba ng panahon, talagang muli, magtitipon na naman tayo. Kasi napaganda na masimulan, katulad ng ganito. Talagang bilib din ako, o talagang humahanga ako sa mga nag-organize nitong reunion natin. Talagang halo-halo na, nandiyan yung pawis, hirap, pagod, puyat. Talagang nagpusigi sila na para makontakt tayong lahat. Although, nung sinabi nila na 59 yung napagawa ng t-shirt dahil talagang umuho, kaya lang, ilang pa itong nandito. Marami pa. Pero masaya na rin dahil kahit paano sumobra tayo sa kalahati. Kaya, yun. Ako nga pala si, kalimutan ko, ako nga pala si Ronaldo Pangan ng elementary. Tapos, Pangan pa rin ako hanggang ngayon. Tapos, may tatlong anak yung asawa ko. Di ba siya ng anak eh? Ang panganay ko po ay babae, 22 years old na siya. Tapos yung pangalawa ay sa 21. Tapos yung bunso ko ay sa 19 years old. Sa ngayon po, yung panganay ko sa ngayon ang pangalawa, naka-graduate na, yung bunso ko na lang ang nag-aaral. Pero pagdating po kasi sa Canada, sa totoo lang, hindi niyo po problemahin ang pag-aaral ng mga bata. Napakaganda ng sistema ng government sa Canada. So, parang ang iniintindi lang namin, yung sarili na lang namin na mag-asawa sa kayong bahay, yung ganyan. Pero pagdating sa pag-aaral ng mga bata, wala kayong problemahin. Kaya salamat at nakarating din ako ng Canada. Pero aksidente lang talaga ang pagpunta ko sa Canada. Ako, magmula nung bata ako hanggang sa magka-edad ako, mag-asawa ako, sabi ko hindi ako aalis ng Pilipinas. Kaya lang talagang siguro tinadhana na rin na mapunta ako sa ibang bansa para magkasama-sama kami. Almost 12 years kami hindi kumpleto. Kasi yung misis ko, nag-OFW siya ng 8 years sa Hong Kong, tapos 4 years sa Canada bago niya kami nakuha. Talagang siguro kagustuhan na rin ng Diyos na matalo ako ng last election. Kasi usapan namin ni misis no, kapag natalo ako, ay pag nanalo akong barangay kakawad, tuloy pa rin yung tatlong bata. May iwan pa rin ako dito sa Pilipinas. Pero pag natalo ako, talagang obligadong susunod na. Doon ko nga lang nakita na natalo na ako, natuwa pa yung misis ko. Oo, sa totoo lang. Kasi yun na yung pagkakataon na magkakasama ako. So yun, talagang unang taon ko sa Canada, na-miss ko ang Pilipinas. Mas masarap pa rin mamuhay dito sa ating sariling bansa. Although doon, magkakasama na kami ng buong pamilya. Pero unang taon hanggang dalawang taon, talagang nandun pa rin. Parang na-homesick pa rin ako. Kahit nakasama ko na yung mga anak ko at anak ko, ay yung asawa ko, nandun pa rin yung homesick. Talagang namimiss ko pa rin yung joke. Yun lang. Saka ngayon, sa buhay naman, hindi rin naman kayaman, hindi rin naman kayaman. Wala kaming module doon. Dito, hinihintay ko nga ilabas yung module eh. Namimiss ko na nga. So, bali, yun nga po. Nakakaraos naman kami, kahit na nagkaroon ng pandemic,
meron pa rin trabaho. Kaya yan, nung nagkaroon ng GC, nagkausap-usap, tapos nabanggit nga na uuwi ako. Ayun, sige, mag-reunion na. Pinamunahan po ng ating valedictorian ng elementary, si Miss UIY, si Pilino. Kaya, tapos pinangalawahan naman ni Matrix. Yun, sige, sponsoran na natin. Kaya, sabi namin, sabihin sa mga kabats na huwag maiiyak, okay? Walang gastusin para hindi mahiya na pumunta na. Wala naman kami pambayad, wala naman kami ganon. So talagang nag-decide kami na mag-sponsor para magsama-sama tayong lahat. So yun po, maraming salamat sa mga nakapin. Sana, katulad niya, yung pangako ni Bats Jaime Sanchez, meron na tayong handa by next year. Pero ewan ko kung makaka-uwi ako next year. So yun po, bali 20 days lang ang bakasyon ko rito sa Pilipinas. November 16, babalik na po ako ng Canada. Magmuli ay magandang umaga sa inyo lahat at maraming salamat. Thank you, Mate Ronald. Ano pa naman? Magandang umaga po, Ms. Mendoza. Ako naman, ako may tatlong anak, puro lalaki. Wala pa akong manugang. Iba isang pa lang babae. 24 years old at saka yung bunso ko, grade 8. Yan sa kita nag-aaral. Ako ngayon ay kasalukuyang BHW sa barangay. Tayo, ilan lang kami, konti lang kami. Tapos nung alumni, papasalamat ako ngayon maraming naka-attend. Kasi tuwing may reunion, nakaka-attend ako. Kaya salamat sa Panginoon kasi lagi ako nakaka-attend pagka ganitong meron tayong mga gathering ng magkakaklase. Kaya, lagi naman kasi kami ni Ronald yung nagkikita kasi parehas kami yung BHW. Magkagawad na kayo. Lagi kami. Huwag naman. Hindi ko win. Tama na yung dito. Kaya ang buhay namin simple lang naman. Ayoko na kayo. Ayos na sa akin yun kasi basta walang nagkakasakit sa amin. Okay na. Yun lang yung hinihiling ko sa Panginoon na sana yung maging malakas kami yung mga anak ko. Kahit na minsan nanggaling po kay Batch Liway Stefanino. Tanggapin niyo na po. USA. Ayan, picture na lang po. Sana po. Oh, congratulations. Ayan, please natin si... Oh, Vice President! Ayan na! Ayan si Nate! Rene! Si Marcelo! Ayan, punta ka na rito, Mate. Talika na rito. Secretary po.
Kami ng patuloy na kalakasan sa aming lupang katawan. In Jesus name, amen. Amen! Thank you.
ako ay may lakad po. Maraming salamat sa mga naging dahilan bakit nabuo po itong ating pagtitipon ngayon. Sa mga tumulong, sa mga naging kasangkapan, kaya tayo ay nandito ngayon. Maraming salamat po dahil kayo ay ginamit ng Diyos para tayo ay magkita kita sa araw na ito. Kaya hindi lang po ito yung una o hindi lang dito nagtatapos yung ating pagsasama-sama, kundi sana sa susunod na taon, buo pa rin po tayong lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Para po sa kaalaman ng lahat, dumating ang ating batch na si Ernesto Arquero po. Matagal na panahon din po natin siyang hindi nakita. Galing po siya ng Antipolo, Rizal. Yes! Kain na po muna, kain po yan. Sura ay narami kumet amin. Pagraksaka malala na pudno ngayat ko garing kanya hingga dalipudan parikin a puso na ikala anya pay iser serpina na sambit alangen langen ta awan amu anata basulak kenga dita denda awan Adeline. Picture! Meling kapitana. Ito! Siya na lang nakatak in, hindi pa siya mag-